Okay guys, ngayon, samahan niyo ako at bubuksan natin itong isang welding machine na binili namin sa Lazada. Ang presyo niya ay 1878. So sobrang mura guys, huh? Para sa isang welding machine na 250 amperes. Okay, buksan natin. Okay, so yung kahon niya, buo. Walang mga kupi-kupi. So ibig sabihin, naingatan ng courier. So salamat sa nag-deliver. So ito siya guys, Mitsushi. Professional welding machine. Parang hindi pwede sa akin to, hindi ako professional eh. MMA250. Mukhang yun yung model niya. Tama, model nga niya, MMA250. So, 250 amperes siya at inverter technology. Okay, buksan ulit natin. Uy, mas lalo pang lumiit. Okay, so unahin natin itong mga accessories niya. So, meron siyang, ano nga ba tawag dito? Electrode holder. Okay. Then, siyempre, hindi mo wala yung ground. At ang maganda sa ground niya, clip na siya. Okay, so meron siyang steel brush. Meron siyang strap. So, kung dadalin nyo, para nakastrap lang sa shoulder nyo, o kaya aakit kayo, ganun. Gusto ko sanang ihuli yung welding machine para sa final event. Kaya lang, nasa ilalim yata yung isang accessory niya. Which is yung welding mask. Okay. At meron siyang freebie, oh, isang basag na filter. Well, anyway, hindi ko naman gagamitin itong welding shade na to kasi meron akong sarili kong welding mask na auto darkening. So guys, ang masasuggest ko sa inyo, kung mag-welding kayo, gumamit kayo ng auto darkening. So, mas masarap mag-welding. Okay, for the main event, ito na yung ating welding machine. Okay, ang liit niya, no? Pero medyo meron din siyang konting bigat. Tansya ko dito around 4 kilos. Okay, ito yung harapan niya. So, meron siyang LCD display. Siguro dito magdi-display yung kung ilang amperes yung ginagamit mo. And then ito yung adjustment ng amperes. So, ang daling mag-adjust, no? Pipihitin mo lang yan. Then, meron siyang power LED. Saka, hindi ko alam kung ano to. OC LED. Then, ito yung saksakan niya para sa electrode saka sa ground. And then, meron siyang power cord. Sasaksak mo lang siya sa AC 220. And then, meron siyang on-off switch sa likod. And of course, meron siyang fan para palamigin niya yung mga internal parts niya sa loob. Okay, so tara, testingin natin. We'll be right back.
Okay, so yun guys, no, ang masasabi ko, malakas siya, no, dun sa setting na 120 amps, kayang-kaya niyang lusawin yung 16mm na bakal. At tahimik yung arc niya. Kumpara sa traditional na transformer type welding. Ang masasabi ko, malayong masarap gamitin ito. So guys, no, yan, no, ang tanong eh, tatagal kaya ito, no? Magagamit kaya natin ng matagal? Gagawa ako ng follow-up video. So, watch out for that. After kong makagawa ng ilang projects, or probably ilang buwan, no? At papakita ko sa inyo kung buo pa rin itong inverter welding machine natin. Okay guys, thanks for watching and I see you next time.